Magandang araw mga chong, top 10 muna tayo. Sa NBA nga ay may mga player na umangat ang karir ng mga late draftee tulad nila Gilbert Arenas, Tony Parker, Manu Ginobili at marami pang iba. Ngayon nga ay pag-uusapan natin ang top 10 pinaka naging successful na late round draft sa PBA. Una nga sa ating listahan ay itong si Val David. Na-draft siya noong 1995 sa 3rd round as 21st overall ng Sunkist. Pero itong si Val David ay nahirapan makakuha ng playing time kasi loaded ang Sunkist ng point guards tulad nila Al Solis, Rudy Distrito, Boy Beats Victoria, Teroy at Rick Marata. Kaya bumalik ito sa PBL kung saan nanalo siya ng multiple title sa Stagfield Pilsen. Noong 1996 nga ay kinuha ito ni Robert Jaworski sa Ginebra kung saan ang karir nito ay gumanda at isa na nga siya sa top 5 most popular player sa Ginebra history. Pangsiyam sa ating listahan ay itong si Ronald Tubid. Na-draft nga ito noong 2003 sa second round as 16th overall ng Shell. Kasabayan niya noon sina Cortez, Alapag, Adukol, Laure, Kablay, Mamaril at Hugnatan. Madami na rin itong naikutang team si Ronald Tubid sa PBA. Mas naging kilala nga itong si Ronald Tubid sa kanyang pesky defense. Halos rin sa mga kasabayan niya ay nagretiro na. Pero itong si Ronald Tubid ay naglalaro pa rin hanggang ngayon sa PBA. Pangwalo nga sa ating listahan ay itong si Freddy Abuda. Na-draft nga ito noong 1993 sa second round as 14th overall ng Coney Island. Noong na-draft ito ni Coach Chot, madaming nagtaka kung sino itong si Abuda. Isa nga siya sa mga under radar players noon. Nagmula ito sa Cebu at hindi nga establish ang kanyang pangalan. Pero naging isa ito sa one of the best blue collar player at nakilala siya sa pangalan na The Scavenger. Pangpito sa ating listahan ay itong si Jerry Esplana. Na-draft ito noong 1990 sa second round as 9th overall ng Presto. Itong si Esplana ay nanalo ng Rookie of the Year beating the top seeded batchmates na sina Apet Jao, Jun Reyes, Andy De Guzman at Guido Babilonia. Naging kampiyon din to sa Presto at Shell. Panganim nga sa ating listahan ay itong si Jeff Chan. Na-draft ito noong 2008 sa second round as 18th overall. Isa nga ito sa pinakamalulupit na 3-pointer noong UAAP days. Na-draft ito ni Coach Ying para sa Red Bull. Mas gumanda nga ang karir nito nung napunta ito sa Rain or Shine. At isa nga siya sa top gunner noon ng Ross. Nanalo rin to ng Finals MVP Award noong 2012 sa PBA Governor's Cup. At naging membro rin to ng ating Gilas Pilipinas. Panglima nga sa ating listahan ay itong si Cyrus Baguio. Na-draft ito noong 2003 sa second round as 14th overall. Isa ito sa mga high flyers noong UAAP days. Naging supporting role ito ng Red Bull at naging primary offensive weapon ni Coach Ying. Itong si Cyrus Baguio nga ay naging finals MVP sa Alaska noong 2010 sa Fiesta Conference under Coach Tim Cone. Pangapat sa ating listahan ay itong si PJ Simon. Na-draft siya noong 2001 sa 5th round as 43rd overall mga chong ng Santa Lucia Realtors. Masasabi ko nga na itong si PJ Simon ay isa sa mga steal of the draft noon. Ang nakakalungkot nga nito ay hindi siya binigyan ng offer noon ng Santa Lucia. Pumunta siya noon sa NBA at doon siya nanalo ng Discovery Player of the Year. Naglaro din to sa PBL para sa koponan ng dishwashing at naging best offensive option. Inopera ni ito ni Coach Ryan Gregorio para maglaro sa Pure Foods sa PBA at doon sumipa ang kanyang karir. Natatandaan ko pa nga itong si PJ Simon kasama sina James Yap at Kirby Raimundo. Laging kampiyon ito sa PBA at hanggang ngayon nga ay naglalaro pa rin sa PBA.
Pangatlo nga sa ating listahan ay itong si Larry Fonacher. Na-drop nga siya noong 2005 sa second round as 14th overall ng Red Bull. Kilala lang nga natin itong si Larry Fonacher as the baby-faced assassin. Nagkampiyon nga ito simula pa noong high school, college, PBL days at pati na rin sa PBA. Pero nung ito'y matadraft na sa PBA, nagkaroon nga ito ng career-ending injury na ACL noong 2004. Madaming coach nga ang naging hesitant na i-draft ito si Larry Fonacher para sa kanilang koponan. Pero itong si Coach Sheng ay kinuha siya sa second round as 14th overall. Tinalo nga nito ang kanyang mga kabatch na sina Jay Washington, Alex Cabagnot, Mark Cardona at Nino Canaleta para sa Rookie of the Year. Nakapunta na rin siya sa team ng Magnolia, TNT, Alaska. Nagkaroon nga sila ng reunion ni Coach Sheng sa NLEX. Naging parte na rin siya ng ating Gilas Pilipinas. Pangalawa nga sa ating listahan ay itong si Olsen Rasela. Na-draft nga ito noong 1993 sa second round as 11th overall ng Coney Island. Kasabayan nga nito sina Jun Limpot, Victor Pablo at Johnny Abarrientos. Kaya itong si Rasela ay naselect na sa second round. Pero itong si Rasela ay naging one of the most heralded point guard sa PBA. Ito ay dahil kay Coach Ron Jacobs. Ito nga si Rasela ay naging Cerebral Court Generals in PBA History. Pinakahuli nga sa ating listahan ay itong si Ato Agustin. Na-draft ito noong 1989 sa second round as 12th overall ng San Miguel. Itong si Ato Agustin ay isa sa mga biggest star sa PABL at isa sa mga leading scorer noon. Naging third string point guard sa rotation itong si Ato Agustin behind Hector Calma at Franz Pumaren. Pero nung na-injured itong si Samboy Lim at Calma, itong si Ato Agustin aka the Atom Bomb ay nagkaroon ng pagkakataon para maipakita niya ang kanyang galing sa PBA. Itong si Ato Agustin na yata ang pinaka mababang player na na-draft sa PBA na nanalo ng PBA MVP. So ayan nga mga chong ang ating lista ng top 10 best late round pick sa PBA. Salamat mga chong sa panonood sa aking channel. So don't forget to subscribe and click the notification bell.